marami na para mo raw makita at maunawaan ang wakas ng isang sine, dapat makita mo ang simula. Kapag hindi mo nasimulan, mahirap maintindihan ang wakas. At ang ngayon ay ang ipinagdiriwang natin ay ang katapusan na sa buhay ng mahal na Birheng Maria. Kaya nga, inaanyayahan ko kayo na para maunawaan ito, ating balikan ang simula. Bakit ba siya'y iniyakyat sa langit, kaluluwa at katawan? Sapagkat si Jesus ang isang mabuting anak, ang pinakamabuting anak ay hindi nakalimot sa kanyang ina. Si Jesus ay hindi nang iiwan ng ina, sapagkat si Jesus ang siyang ehemplo natin kung paano magiging anak, bagamat siya ay Diyos mismo, anak ng Diyos. Si Maria ay hinirang bilang sa kanyang sinapupunan ay dalhin ang Diyos na nagkatawang tao. At ito ang narinig natin sa prepasyo sa misang ito. Si Maria ang nagdalang tao at nagsilang sa at nag-aruga sa manunubos ng lahat. Siya'y naging sanggol, ngunit na napili siyang Diyos ang naglikha ng buong sanlibutan sa panahon na siya ay luminsan sa mundo natin bilang Diyos na nalulukluk sa kanan ng Ama. Hindi niya kinalimutan ang kanyang ina. Dinala niya sa langit katawan at kaluluwa, sapagkat ang mahal na Birhen ay kinilala niya tunay na kanyang ina. Sana mga kapatid, ayaw rin naman sa panahon na tira tayo'y nahihirapan, huwag nating kalimutan ang mahal na Birhen ay tutulungan tayo na parati manatiling matatag at sumunod sa kanyang anak. Ngayong araw na ito, sinasabi sa atin ang mahal na Birhen, magtiwala ka, huwag kang mawala ng pag-asa. Sumunod ka sa halimbawa mo, sapagkat kung nasa anak ko, noon din naman, ikaw ay makarating.